guys! Welcome to my vlog, Mariel Tolosa Channel. And for today's vlog, ayan, napuntahan na po tayo ng J Cares. Ayan. Sino yung naglilinis ng aircon? Kung maano nyo, sila din yung naglilinis ng aircon ni RJKM. Ayan. So ngayon, nandito sila sa amin kasi dahil gamit na gamit ang aircon ngayon dahil sobrang init. Ayan. Ayan. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Sobrang dumi na ba, kuya? Sa ano po sila, yung service nila is talagang aircon cleaning. Ano pa ba yung ibang services niya, kuya? Free and charge. Yan, nag-free and charge at installation. May supply din po kami. At saka ano ah, in fairness, sa mga pinagtanawan ko, ay grabe yun. Sila yung mas friendly yung price nila. So ito pala yun guys, sobrang dumi na ng aircon. Yan yung parang kaya hindi na siya lumalamig din dahil grabe na yung may ano niya. May taniman na po tayo ng mushroom. May taniman na daw ng mushroom. Ayan, grabe. Sarado lahat ng pasukan ng hangin. Opo. So, yung oxygen natin, dito umiikot sa dumi niya. Oh my God. So, nakita niyo ba? Kanya na siya kadumi. Eh, yung nilalakap namin. Ano mo sa amin? Ito guys, ito pa daw. Ito yung mushroom. Aanihin na yan. Aanihin na. Ayan, may mushroom na nga. Totoo. Ayan, may mushroom na nga. Diyos ko po. Hello guys. May mushroom na ang aircon namin. So, the more ba na gamit ang aircon, ganun talaga lalo. Opo. Tapos, siyempre yung mga gamit natin, ayun, ang dami na nun. Sobrang dami. Kahit nililinis namin siya pa uti-uti? Opo. Yung filter, malaking bagay yon. Pero dahil sa, kailan po ba yung huling maintenance? Parang nung ano pa yan eh, parang last year pa. Yun. Ano po, si Matat po, kapag ganito din yung aircon, nagkakaroon ng complication sa motor, nagkakaroon ng pagkaroon ng space sa pinaka-shafting niya. Oo. Kaya minsan, after ng cleaning, nagkakaroon siya ng ano, alog. Alog. So, yung pinakantamang ano ba, ilang buwan dapat talaga yung proper, no? Pag sinabing proper, syempre kayo yung special dyan sa mga ganyan na trabaho. Pag sinabing pong proper is twice a year. Every six months siya. Tapos depende po kung gaano siya kadalas gamitin, dun tayo nagbabase. Kung walang tatay siya, 4 months lang po ang ano niya, ang pinaka-maintenance niya. Pinaka-matagal niya yung 6 months. Alam ba, emergency, hindi makapagpalinis ka agad. 6 months ang pinaka-matagal para hindi siya umabot ng ganito pa din. Kasi nagan, ang pagkasira ng aircon, manggagaling lang yan sa dumi. Sa dumi. Madalas halos lahat ng sira ng aircon dahil madalas. Sa dumi. Okay, so magandang tips yan, no? Grabe. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yeah, okay na siya. Kasi po wala talagang patayan ng aircon namin. Yun talaga yung pinaka nakakaawa doon. Pinakang sa kanilang dalawa, ito ang mas madumi o yung nasa labas? Ito pong nasa labas kasi ito po yung nahihigot ng ano, ng hangin. Nasa outdoor po kasi siya eh. Oo. Yung mas exposed po siya sa gabo. Pero ang pinaka-importante po malinis lagi yung indoor kasi doon po kasi naikot yung hinihinga natin sa araw-araw kapag ginagamit siya. Yun po ang dapat lagi malinis talaga. Maganda na magkaroon ng parang video o vlog tungkol dyan sa awareness ng ganyan. Kasi talagang nakita natin yan eh, may mga parang promotion video na ganyan na kapag yung mga ini-inhale natin na ay ganyan na kadumi. So ano ba yung parang opinion nyo pagdating sa mga nagiging kliyente nyo? Ano, kasi merong iba pong client na parang ang tingin nila pagka sinabi namin, kasi yung ibang client talaga actually wala silang patay ng aircon. So, parang kami yun. Ang sinasabi ko sa kanila, ma'am, ito po ay, kasi syempre, tinanong niya kami, sinagot lang namin siya ng, para hindi na maulit yung gantong dumi. Ma'am, 4 months po siguro, kaya 6 months, pinakamatagal na. Kasi para maiwasan natin yung pagbigat nung nung pinaka-blower wheel, para hindi umalog yung shafting, para din, para ma-maintain din yung linis ng aircon. Minsan kasi akala nila,
para negosyo lang sa amin, negosyo yan, para tama, bumalik-balik kami. Pero kami bilang ano kami, influencer ng awareness, ako naiintindihan ko. Kasi yung mga tao nga, di ba pag may sakit, pinababalik ng doktor para malaman kung okay na ba. Mm-hmm. So isipin nyo, ano yan ha, nakikita sa video kung gaano kadumi yung aircon namin kasi wala siyang patayan. At yan na yung hinihinga namin. Tsaka hindi nyo po, kahit sino pong tanungin nyo, kung walang bakterya nandyan sa loob ng ganyang kadumi. Kaya nga, kung may COVID, di ba kaka-COVID walang bakterya. Hindi naman po COVID. Kaya hindi yung COVID. Parang, yung sa asthma, kaya yung mga may hika, di ba? Kasi hindi malinis yung hangin na nakukuha nila eh. Tama. Kasi ano eh, yan, ang dumi niya sobra. Kasi, madam, actually kasi pagka, ano, hindi na, yung iba hindi naniniwala. Uh-oh. Next na tawag nila sa amin. For repair na yung kanilang aircon. Kasi ako naniniwala ko, kuya, wag ka mag-alala. So, pag araw-araw, 4 months na tawag ulit ako para linisin yan. Kasi hindi kami aware. Kung baga kami, bilang may aircon, nakala namin basta't may nabugang hangin, okay na okay pa. Ganyan, hindi kasi diba? Siya sinasabi sa ano eh, upon selling ng aircon eh. Oo, na, tama. Minsan, kapag hindi pa kayo nagtanong, hindi pa nila sasabihin. Kasi ang ano lang naman nila, ang concern lang nila is makabenta ng unit. Correct. So, ibig sabihin, iba si J-Cares kasi nagsasabi sila ng mga dapat natin gawin bilang owner ng mga aircon, ano? Oo, para din po yun sa amin. Para din po sa pare-pareho yun. Dahil sa amin, in exchange, syempre nga, trabaho namin to. Mas, sa inyo naman, ang ano, ang kumbaga pinaka-ano nyo doon, pakinabang ba? Ay ma-expand nyo yung life ng ano ng aircon nyo kasi na-maintain yung cleaning, malinis yung hangin nyo, na kukuha nyo yung lamig na dapat na gusto nyo kaya kayo nag-aircon, hindi masisira yung inyong aircon. Aabot siya ng ano, 10 to 15 years. Oh my God. Samantalang yung sa amin, yung kinikita namin doon, kumbaga ang pinaka makikinabang talaga yung customer. Tama. Diba? Kasi yung hangin nila malinis. Yung aircon nila hindi agad masisira. Tapos yung lamig makukuha din nila. Correct. So lahat ng favor na kay customer talaga. Tama. Meron lang ibang customer na siyempre. Hindi naiintindihan yan. Sige, we will help you kasi yan naman ang trabaho namin. No? I-inform sila na ganun. Kasi ako yan, actual ko siya nakikita. Actually, hindi ko naiisip na parang binebentahan lang ako para sila yung magkaano. I see talaga kung gaano siya kadumi para advertisement. Hindi siya form of advertisement. It is a form of awareness para sa mga may-ari ng aircon. Ngayon ko lang nalaman, may patanima na pala kami ng mushroom dito dahil sa aircon. At nagulat ako na dahil araw-araw namin siyang gamit, hindi namin siya na-maintain. Na kapag pala ang aircon is araw-araw yung ginagamit na walang patayan, buong magdamag. It should be malinis na. Dapat meron siyang maintenance na every 4 months. So, yun. Medyo nahirapan sila kasi meron na akong tapataniman ng mushroom dito. Nagulat din ako sa sobrang dumi ng aircon. Kaya yan, mag-montage ako sa ginagawa nila for today's cleaning na galing po sa J-Cares Aircon. Contest pala dito sa J-Cares kasi yung kay KM daw na aircon medyo madumi na rin pero panalo daw yung sa akin. May taniman ako ng mushroom. Grabe. Kasi minsan naaawa na ako sa ano pagka walang patayan yung aircon namin. Sabi ko sa mga anak ko pahingahin kasi ramdam ko na pero ayun. May bago na akong negosyo. Hindi na po production, mushrooman na po nang nasa loob ng aircon. May mushroom po kami dito. Diba, nakaka-ano yan? Kasi ano, yun yung parang kumbaga, kaya nga may tinawag tayong kanya-kanyang expertise, diba? Kung ang expertise namin is to broadcast, mga ganito, mag-vlog, sila kasi yan yung expertise nila, yung maggawa ng linisin ng aircon. Kasi nga, yan yung sistema na meron sila, araw-araw yan yung ginagawa nila. Kaya alam nila pag nag-advise din sila na kapag yan nga, yung aircon is everyday ginagamit, should be 4 months, dapat nalilinis siya. Kasi tingnan nyo, oh. Dun sa aircon, talagang yung dumi naman, no, parang ikaw na din yung kikilabutan na yun yung nilalanghap namin gabi-gabi. Diba? So guys, ako ay magmo-montage sa kanya. Kaya pala may ganun palawit itong doon dadaan ng tubig na lilinisin nila, nalalabas naman ang dumi.
So, kita nyo, diba? Kulay pula ho yung balde, mama. Oo, sige. Oo, wala pa naman yung balde. Kulay pula. Yan. Mamaya daw kulay, ano na yan? Chocolate. Oh, let's go. Let's go na daw. Oh. Let's get it on. Let's see. Yes, black na po siya. Oh my gosh. Tatawagin ko anak ko. Sasabi niya, it's so satisfying. Prince, look at this. Look at the dirt of our aircon. Paglaba tayo ng washboard natin, ah. Kalat. Okay. Chocolate po. May chocolate. Meron na po akong pabrika ng chocolate. Meron na din akong mushroom. Ilang negosyo kaya may tatayo ko ngayong araw na ito. Braso niya. Look at the braso. Para, para po siya bumaba sa kubunoy. Ayan. Kaya mga mami, ang aircon po natin, lalo't ngayong mainit, ay advisable po talaga siya na, na proper maintenance tayo, no? Huwag masyadong patagalin. Kasi ito, isang taon na siya, eh. Galan sila, mga siguro less than 1 hour or magba 1 hour. And then, a few hours later, ayan. Ayan na siya, yung aircon namin. Ta-da! Puti na siya. Yung tubig po niya, kulay puti na. Ang lumalabas. At saka wala na yung parang may mushroom-mushroom doon. So, mamaya matitest natin kung anong lamig na, kung babalik na ba siya sa dating lamig niya. Ayan. So, salamat kay J, ano, J Cares. Ayan. Aircon System Service. Mababati na sa radyo kasi si KM lang ang nabati dahil siya pala ang nabigyan ng servisyo, eh. So ngayon, dagdag na sa akin. O, nakakadalo na kayo. Baka soon, eh, maging vlogger na din sila. Alam mo, ano talaga kami, ang nirol namin sa Trio Plus One Saya Sabado, yung, kasi ang akala nila, ang nagbablog is yung mga katulad lang namin na broadcaster or ganyan. Pero we are encouraging na magblog po yung mga tao. Tulad dito, negosyo nila ay mag-ayos ng aircon. So, dapat ang content nila is about aircon. Giving awareness sa ating mga kababayan kung gaano nga din ba ka-importante na namimaintain natin ang linis ng aircon. Dapat alam niya ni, kasi lahat yan ay essential. Diba? Lugaw lang daw ako sinabi hindi essential, eh. Diba? Pero essential yan kasi yung hinihinga natin, lalo ng pamilya natin pagkagabi, isipin nyo ganun kadumi yung hinihinga namin gabi-gabi. Dahil sobrang dumi na ng aircon namin. Sabi nga, eh, winner. Sabi ni kuya, yun ang taga, winner. Ayan. So, mamaya tetestingin daw kung gano'ng kalamig. Sabi nila, hindi na daw kakailangan yung air cooler namin sa loob ng kwarto. Kaya naman, tingnan natin yan. Kailangan na nila na ibalik ulit yung aircon kasi tapos na siyang clean. At ano siya, ha? Mamaya, magagawa tayo ng formal na comment sa vlog na ito. Kasi syempre, aanoy natin yan. Bibigyan natin ng comment ang kanilang services. Today. J Cares Aircon System Service.
hours later, ayan na siya. Malakas na po yung hangin. Nililipad na ang buhok ko. At mukhang masayang-masaya na ngayon ang Samsung. At nakahinga na po siya. Ayan. Thank you sa J-Care's Aircon System Service. Tama ba? Tama. Ayan. So, yung kanilang opisina na doon sa may pataas ng LC. At sa mga mag-i-inquire po mamaya, magagawa tayo ng extra vlog for this ano services na ginawa ng J-Care's. So, for the meantime, ay... Magagawa ako ng comment mamaya dahil sobrang lakas na po ng hangin. Mukhang mamayang gabi magagamit na namin ang aming comforter. Action! Nakakatuwa. Ginawa ko pang artista yung mga naglinis ng aircon. Dapat sa intro ko siya ilalagay pero hindi bagay kasi kulang yung content ko. Dapat kumatok muna sila ay dire-diretso sa bahay namin kasi nga ginawa ko silang artista. Totoo naman oh. Artistang-artista ang peg nila, di ba? So, mamaya makikita natin, magki-clips tayo kung paano nila lilinisin ang aming aircon. So, guys, ayan, dito na ako mag-end ng aking vlog. After ng ilang minuto or ilang oras, siguro mga 30 minutes na nakaalis yung naglinis ng aming aircon, ang J-Care's aircon ay sobrang lamig na po ngayon dito sa aming kwarto. Talagang ano na siya, sulit. Yung pagaspas ng hangin ay sariwa na din. Hindi na siya yung parang ipit na ipit at hindi na namin kailangan ng air cooler. Wala na yung air cooler dito. Medyo kalat pa ang kwarto. Pero satisfied ako, no? Kasi ang galing ng proseso nila. Alam mo talagang expertise nila ang paglilinis ng aircon. Kasi nga, unang-una may mga gamit sila. Mga yan ang sanay talaga sila. Kumbaga na-train sila na yan yung mga services na ibigay nila. And bilang one of their client, first time client po nila ako. Pero satisfied ako sa ganda ng kinaresultahan ng lamig ng aming aircon ngayon. Linis na linis siya. So, thank you so much kay J-Care's Aircon na located po sa may malapit daw sa LC. No? So, hindi ko alam yung pinakasakto nila pero check ko na lang sa Facebook account nila. And again, thank you so much J-Care's Aircon. So, sa mga gusto po na magpagawa ng kanilang aircon, kay Kadumi pa man yan, kung meron na yung mushroom or kulay chocolate na yung tubig na lalabas, sila po ang solusyon sa problema sa aircon. So, thank you so much. And don't forget to subscribe my channel, Mariel Tolosa. Bye! 6.5 hours later. Guys, habol natin to. After ilang oras na nakabuhay ang aircon namin, yan, ngayon is parang mag-2 o'clock in the morning na. Sinisipon na ako. Naka-23 na yan. Naka 23 na yung sagad na medyo huwag masyadong malamig at buhay na rin yung exhaust fan sa kabilang kwarto. Pero yung lamig pa rin niya. Yan, gamit na ang comforter. Talagang halos itulokbo ko na sa ulo ko dahil mahina talaga ako sa sobrang lamig. Ganun po naging sobrang nakahinga at linis na linis yung aircon namin. Ayan, may katabi na rin ako na Bics kasi sinisipon ako pag sobrang lamig ang aircon yun ang sakit ko. But anyway, yung habol na vlog na ito is grabe ang satisfied yung lamig na meron ngayon dahil dun sa paglilinis na ginawa ng J-Care's aircon. Good morning! Balik sa tulog. Bye!